Artista ka, malaki ba kinikita mo? Ay, hindi. Maliit lang. On my way now to interview one of the most influential people in the Philippines. Excited na ako sa episode na to, so come with me. Yes, hello mga act like a man, mga real men. Oo naman. Hindi lang to para sa mga men actually. Di ba? Kasi when it comes to finances, hindi naman kanalakihan lang. Kaya nagpapasalamat ako, Dennis, na granting me this opportunity to be able to reach out to your viewer. Kung wala ka nang may sige, Chinkee, alam ko may bago kang libro called Diary of a Pulubi. Pakita ko lang. Mm-hmm. Kung wala pa kayo, bili na kayo nito. Pero bili ka muna ng Rich for Life. Tapos, maybe share 1 to 2 na mga pinaka-obvious na secret mo kung paano mo napalago pera mo. Mm-hmm. How you're able to become successful financially. Mm-hmm. And share it to our viewers. Yeah, pero balik muna tayo yung pinaka-siguro, yung parang basic ba? When okay. We go back to the basic. If you look at it no, in terms of our school system, 'di ba? Magaling ka sa accounting. Yung mga ibang accounting na nakakalala ko na mga accountant lubog sa utang. Mm. Hindi marunong mag-manage ng finance. Magaling sa calculus, saka sa chemistry, pero kung makikita mo, hindi marunong mag-handle ng mga finances. Yes. So it doesn't really translate kung magaling ka sa isang bagay, yun po nagiging resulta. Because this is what I've discovered about money. Money is never about numbers, but money is all about emotions. Like for example, alam mo naman kailangan mo mag-save. Mm. Alam mo kailangan magtipid. Pero pag may sale, di ba? Yung parang nagagawa mo ng paraan, na-o-oversee mo eh, na-o-overlook mo eh, na-o-overwrite ba kung ano yung tama. Between logic and emotions, always, no, if there's a conflict between the two, hindi yung logic yung nananalo eh. Yung nananalo kung ano yung emotions. Eh. Mm. So even though you know a lot of things about numbers, it's a lot of things about finances, but if it doesn't translate, control your emotions. Tama. Yun yung pinaka-unang nakikita ko, mga common mistakes ng karamihan. Eh. Again, babalik ako, money is not a number thing, but it's an emotional thing. Bago ka mag-umpisa, kailangan mag-set ka muna ng goal. Okay. Just like what Stephen Covey says in his book, diba? You begin and end with the goal. Begin with the goal in mind and end with the goal in mind. Kasi ito yung na-realize ko eh, may mga iba kasi, ang goal lang sa buhay ay maging busy. Okay. Oo, may kakilala ka mga taong busy. O, kumusta na? Busy ako. O, kumusta na? May kita ba? May income ba? May savings ba? Wala, busy lang. So, yan yung nagiging problema. The goal in life is not to become busy. The goal in life is to become productive. Yes. Oo, the goal in life in terms of earning money is not to spend it. Mm. The goal of money is to make our life easier, number one. At the same time, to save. Yes. And then after you save, you make it grow. Mm. Para dumami pa. So yung excess, yun ang gagastusin mo. So yun ang nangyayari. Ang, hindi kasi nagsistick sa goal, yun ang medyo challenge. Paano ka nagsimula in your personal life? Nung single ka pa, what made you, ano yung mga ginawa mo? Tapos how were you able to save? Ilang percent? Siguro a little more practical. I do believe yung habit ba natin are developed or habit is developed when we were young. Yung turo sa amin ni mama nung bata pa ako when I was young, yung formula 50-25-25. 50% goes to savings, 25% for business, 25% I can only spend. So every 1 peso, 50 cents savings yan, benching ko pang negosyo. Benching ko lang pwede mong gastusin. If my current lifestyle is 100,000, I have to earn 400,000. Mm-hmm. So yung 200,000 savings, 100,000 for business, 100,000 I can spend. So ever since I was young, it's already parang inculcated in my mind, before I can spend, ang priority ko muna is save. So in reality, because of that teaching, the more I spend, the more I save. Hmm, okay. Ang default ko hindi spending, ang default ko is saving. Savings. Oo. It's not how much money you make, but it's how much money you keep. Kahit na malaking kita mo, pero kung hindi ka marunong mag-ipon din, ubos din. Yeah. So parang obvious, di ba? I think growing up, tinuro din yan ng magulang ko, no? Yung paso ng pera, dapat mas malaki kaysa sa labas. Mm-hmm. Pero bakit sobrang daming tao nga, mas malaki yung labas kaysa sa pasok, di ba? Kasi nga, babalik na naman tayo nga yun sa emotional thing. Kaya nga, sa librong to, there are 22 money lessons on how to avoid going broke. Mm. Eh, yun nga ang problema na nauna yung shopping now, pulubi later. Di ba? Upgrade now, pulubi later. Diba? Party now, pulubi later. So, ito pa, diba?
Travel Now Pulubilator. Piso fare naman daw eh. Oh, pero saan siya titira? Sa Piso Hotel. At pisong pagkain. Di ba? Yun, baka-baka-pin ako, Pulubilator. At the same time, ito pa, hindi naman lahat expenses. Ito, minsan naabuso. Sobrang matulungin na Pulubilator. Uy, ano ibig sabihin na? No, you're too generous. Di ba? Minsan, nakakalimutan mo din sarili mo. Na, yun nga, very sacrificial ka. You always think about others, which is not bad. But the point is, I always tell people na you can never give what you do not have. Mm. Di ba? You cannot teach other people kung ikaw mismo, wala na. Thank you very much, guys, for tuning in. And then, grab the book. Again, Rich for Life muna, Bago Diary of a Pulubi. Yeah. Grab the book. It's online right now. If you cannot find it at the bookstore, no, you can just go to my Facebook account. No, just click on the link on the screen, di ba, yung Facebook na Chinkee Tan, and grab this copy, and you will, ano, you'll be enlightened after reading this book. Yeah, I think sobrang laking tulong yung mga libro ni Chinkee. I've read almost all of his books, and it has helped me and Tammy build our own wealth and our family. And where we are now is, again, a lot of that is because of the wisdom of this man beside me. So thank you so much, Chinkee. Maraming salamat. Thank you now sa mga viewers, if you're watching this, ano yung mga sikreto nyo, ano yung mga ginagawa nyo, mga practices, financial practices that has helped you grow your wealth? I want you to comment on the comment section below. Share your best practices para makatulong din kayo sa mga lalaking nanonood dito. Right? So please give it a thumbs up if you like this video. Subscribe and share to your friends. And saka sa mga lalaki, act like a man. And think positive.